Kyrie Irving, mga idol, at LeBron James, nag-usap nga daw patungkol sa potential reunion nila dito sa Lakers. Ayon nga yun, mga idol, sa isang ESPN reporter. Tapos, sinabi rin ito ni Adrian Wojnarowski na ang team nga doon ng Los Angeles Lakers ang pinaka-significant threat, pinaka-posibleng threat nga, mga idol, kay Kyrie Irving para nga makuha siya mula sa Brooklyn Nets. Habang palapit nga tayo ng palapit, mga idol, sa free agency, parang paganda nga ng paganda ang balita dito sa team ng Los Angeles Lakers. Inaasahan nga sa free agency, mga idol, na minimal changes lang ang gagawin ng Lakers. Pero dahil nga sa mga balitang ito, mukha nga magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang roster. Pero para nga mapunta itong si Kyrie Irving, mga idol, dito sa Lakers, ay kinakailangan niya nga magsakripisyo ng malaki pagdating sa kanyang salary. Yung 36 million nga, mga idol, na pwede niya sanang sahurin sa team ng Brooklyn Nets ay magiging 6 million na lamang dahil ayun lamang yung afford ng Lakers. Kaya naman parang malabo nga ito. Pero last season nga lang, mga idol, ay hinayaan ni Kyrie Irving na mawalan nga siya ng halos 17 million US dollars dahil ayaw niya lang magpabakuna. Tapos dagdag pa nga yung pagbawas ng Nike ng salary niya din, mga idol, dahil hindi nga siya bakunado. Kaya hindi nga daw imposible, mga idol, na mapunta talaga itong si Kyrie sa Lakers. Iwan niya nga yung sigurado niyang 36.5 million sa team ng Brooklyn Nets at maglaro sa Lakers for only 6 million. At kung mangyari nga yan, mga idol, ay siguradong parang nasa cloud 9 itong team ng Lakers. Ang mga player nila ay si Kyrie Irving, Russell Westbrook, LeBron James at Anthony Davis, the ultimate super team. At baka nga rin i-trade nila itong si Russ, mga idol, kapag nangyari yan, at kumuha nga ng mga solid role players kagaya na lang sa team ng Hornets na may interest nga dito kay Westbrook. Kaya nga, mga idol, abang-abang lang tayo. Mukha ngang merong napakalaking pagbabago na mangyayari dito sa team ng Los Angeles Lakers. At isa pang ang balita, mga idol, about sa pagpapalit ng mga player, itong team ng Atlanta Hawks at San Antonio Spurs ay nag-usap nga about sa trade dito kay John Collins at Dejounte Murray. Nag-usap pa lang naman sila, mga idol, tinitingnan na nga nila kung ano ang pwede nilang gawing deal. At kung mangyari nga ito, mga idol, ay siguradong magiging sobrang saya na itong team ng Hawks. Si Dejounte Murray, mga idol, two-way player na talaga namang makakatulong sa team ng Atlanta Hawks. Sa side naman ng San Antonio Spurs, ay bakit nila gagawin ito, mga idol? Parang franchise player na nga nila itong si Dejounte Murray. Tapos naging all-star pa nga siya last season. Kaya nga isang malaking pagkakamali kapag nga binitawan ng Spurs, mga idol, itong si Murray para lamang kay John Collins. At sa ating next balita naman, mga idol, ito nga ang team ng Golden State Warriors ay komportable daw na gamitin yung kanilang 28th pick para nga kumuha na lang ng rookie kaysa nga i-trade niya ito sa ibang team. At kung babalikan natin ang history ng team ng Golden State, mga idol, noong 2020 nga ay dinraft nila sa 28th pick itong si Jordan Poole. Maganda yung kinalabasan, mga idol, ng kanilang 28th pick na karaan. Kaya malaki din ang chance, mga idol, na gamitin nila yan na pumili na naman ng rookie. Magaling naman ang scout ng team ng Warriors, mga idol. Magaling nga silang pumili ng mga talent. Tapos dagdagan pa yan ng magagaling nilang developmental coach. Siguradong yung rookie na kanilang madadraft ngayong season ay baka in the future ay makatulong na rin sa team ng Golden State Warriors. Kaya matalino itong move ni Bob Myers, mga idol, na pumili na lamang ng rookie. Dahil may panahon pa naman silang mag-develop. Hindi naman sila nagmamadali. Kagaya nga nung ginawa nilang kay Jordan Poole. Nilagay pa nila yon sa G League, mga idol, for almost 2 years. Tapos nung nakita nilang nag-develop na, ayun, binalik nila sa Warriors at kitang-kita naman natin ang naging resulta. At baka nga, mga idol, yung kanilang 28th pick ngayon 2022 NBA draft ay maging kagaya nga ni Jordan Poole. Naging impact player nga, mga idol, at naging contributor dito nga sa championship team ng Warriors. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!